Gising Kabataan Live! Kabataan Gising. Gising. Gising na sining. Pang-gising na mensahe. Gising. Gising Kabataan. Gising Kabataan Live! Magandang araw po sa lahat ng aming mga taga-subaybay, mga kagising, mga kapatid, mga kapamilya, lahat ng kasama po kayo sa programang ito na mapapagpala sapagkat ito ay patungkol sa usapang espiritual, yes, usapang sayaw, awitan, palakasan, panalanginan. Huwag po kayong aalis dyan. Stay tuned lamang po. Ako po si Pastor Basilio Valfebrer at Kuya Aris. Kami po ang inyong mga kasama dito sa programang Gising Kabataan Live! Wow! Ngayong hapong ito, pag-uusapan natin ang patungkol sa mga tatay. Yes, very interesting, Daddy. Oo, kasi ngayong pong buwang ito ay Father's Day Month. Yeah. So, ito ay panahon ng mga tatay. Mabuhay ang mga tatay! Panahon naman namin ngayon. No? Nung isang buwan, panahon ng mga nanay. Pero ngayong June, panahon ng tatay. So, babawi ako dito. No? So, pag-usapan natin ang patungkol sa mga tatay. No? Since this is a month of Father's Day. So, ano nga ba ang tatay para sa'yo? Okay, siguro po, Daddy, simulan ko muna po, no? Karamihan, ang ibang tawag nila dito, airpat, may father, may iba't iba kasi pong tawag. Papa, Papsi, itay, tatay, whatever call na meron po tayo. Again, ito po'y para sa mga katatayan ngayon. So, batiin po muna natin sila ng Happy Father's Day. Okay. Happy Father's sa lahat ng mga tatay, Happy, yes, Father's Day! Thank you! So, praise God. So, ngayon, para sa akin, ano ba yung tatay? Siguro, unang-una, yung tatay, para sa akin, siya'y leader. Siya yung leader ng pamilya. Pagkat naniniwala ako, yun yung itinakda ng Panginoon sa ating pamilya. When you read the Bible, Daddy. Yes, and they are the pastor of the family. Yes. Actually, ang mga tatay is automatically pastor ng pamilya. No? Siya talaga yun ang muna. Siya talaga yun. Siya, kumbaga sa ano, siya yung kapitan ng tahanan. Yes. Kung may kapitan ng barko, may kapitan ng tahanan. And that is the pastor of the family. Yes. No? Kaya mahalagang mahalaga po yun na ang mga tatay ay pastor. Yeah. Kaya ang pagiging tatay ay hindi basta-basta. Right. So dapat po natin itong seryosohin. Kung tayo yung leader, tayo yung pastor ng ating pamilya, at tayo yung mangunguna, kung tama ang tinatahak ng tatay, tama ang tatahakin ng pamilya. Right. Actually, sa biological father, wala akong masyado masabi kasi hindi naman ako lumaking kasama ang tatay. But in terms of spiritual fathering, marami akong pwedeng sabihin dyan. Yeah. No, so, I just want, you know, if it's Father's Day, I really, really think about Daddy Bishop Ramos. Yeah. So, bali ngayon po ang pag-uusapan natin is a spiritual father and biological father. As Ephesians chapter 6 verse 1 says, tama, yeah, po ba? Yeah. Sabi po doon, obey your parents in the Lord. So, makikita nyo po doon, in the Lord. So, ibig sabihin, bilang ikaw anak, bilang ikaw ay tagasunod ni Kristo, mapalad ka. Kasi pag tagasunod ka pala ni Kristo, nagiging dalawa yung tatay mo. No? Unang-unang pinakatatay talaga natin is ang Diyos. And then, we are blessed na magkaroon ng tatay biologically. Then, secondarily, we have a fathering spiritually. Right. Gusto kong kuhanin yung kasabihan natin mga Filipino, no, na ang tatay ay haligi ng tahanan. Kasi mahalagang mahalaga to, no? Ang tatay kasi, siya ang parang pinakamatibay na sandigan ng pamilya. Pag kasi ang there are times na sinasabi na paglalaki ka, hindi ka dapat umiiyak. Pero hindi naman po totoo yun. No, kasi
Kaya nga sabi nga ng siyensya, kaya daw maraming lalaki ang mas unang namamatay kasi daw hindi naglalabas ng damdamin, ng emosyon, nakatago lang. No? So, kaya nga, hindi po totoo yung hindi marunong umiyak ang mga lalaki. Ano po? True men's. Yeah. Ang totoong lalaki ay marunong tumanggap ng pagkakamali at marunong tumanggap ng pagkabigo at marunong umiyak kung kinakailangan. Hindi naman yung nakakabawas ang pagkalalaki. Tama. No? So, pero balik tayo dun sa usapan tatay. Pag pinag-usapan kasi ang tatay, pag sinabing haligi ng tahanan, ibig sabihin, grabe to, no? Malaki, yes. Matibay. Siya talaga, kumbaga sa bahay, siya yung talagang pinagmumulan ng tibay ng loob ng bahay. Kasi pag ang bahay ay walang haligi, madaling bumagsak. So, ganun ang katatayuan ng tatay sa loob ng isang pamilya. That's why, sa akin, ang tatay ay dapat maging, kagaya ng sinabi mo, maging halimbawa at maging tagapanguna at kagaya ng sinabi ko, maging pastor. Kasi ang tatay talaga ang siyang gagamitin ng Diyos para maging matibay ang tahanan. Yes, amen. Amen po dyan, yeah. Daddy. So, kayo, pwede sumali kayo sa aming balitaktakan o aming usapan ngayong hapong ito. Pwede kayong mag-comment, ano ba ang tatay para sa inyo? Yun. Di ba? At ano ba ang, sino ba ang tatay nyo para sa inyo? Yeah. Biologically, biologically and spiritually. So, mahalagang maunawaan natin yan, no? So, maganda, Daddy, yung mapag-uusapan natin ngayong hapon kasi bihira lang to nagagawa minsan sa pamilya kasi most of the time talaga ang na-honor natin ng gusto mga nanay eh. Kasi lagi sila nasa bahay. Pero this time po talaga, we will really assure you that we are going to give the best respect and best honor for our fathers. Sapagkat ang topic natin ngayon ay, mahal ko ang tatay ko. Yun, ang ganda. Diba? So, sa tunog pa lang, pag napakinggan ng tatay, ang sarap pakinggan. Alam nyo, mga kabataang nanonood ngayon, ang mga tatay, meron niyang parte ng pusong malambot eh. Yeah. And if we heard even the small or a simple word that you say, I love you, ang sarap pakinggan nun eh. Hindi ma-explain. Pero parang may pag binanggit yung mahal kita, kahit naman yung lalaki, babae, yung mag-asawa, or sa magulang sabihin yung mahal kita, ibang dating eh. Malakas ang dating. Kaya gusto natin pag-usapan ngayon ang patungkol sa mahal ko ang tatay ko. Kabataan Gising. Praise God. Ngayon ay pag-uusapan natin ang patungkol sa mga kabataan gising na nagmamahal sa kanyang tatay. No? Kasi meron niyang mga katangian ang isang kabataan gising na totoong nagmamahal sa kanyang tatay. Kasi when you say you love your father, when you say that you really love your father, it's not about talking. Yeah. But it's about action. No? So, lahat ng mga mahal nyo ang tatay nyo, kaway-kaway dyan, lahat na nanonood ng mahal nyo ang tatay nyo, kaway-kaway kayo dyan. No? At mag-comment kayo kung bakit nyo minahal ang tatay nyo. O kaya, Daddy, mag-comment sila ng picture. Oo. Ng tatay nila. O, tapos lagyan ng quote. Mm-hmm. Oo. Ano ba yung nagustuhan nila sa tatay nila? Yes. My dad is so cool. Sometimes they say like that, no? Yep. Okay, so ngayon, ano ba yung mga katangian ng mga gising na kabataan na nagmamahal sa kanyang tatay? Alright. Gandang tanong yan, Daddy. Okay. Sige, simulan ko po. So, unang-una siguro, pinagsisilbihan niya yung tatay niya. Okay. Nabasa ko sa Bible, I think ata ito yung anak ni Noah, okay. Yung tatlong anak niya, yung kwento doon, makikita natin yung tatlong anak niya nagsisilbi kay Noah. Right. Sa kanyang tatay. So, ikaw bilang anak, our duties to our parents is to love them and obey, then through that, we can serve them. O, naalala ko, si Shekinah, no? Nung simula maliit din,
pag uuwi ko ng bahay, eh, pag upo ko, tatanggalin niya yung medyas ko. Sapatos ko, itatago niya. No? So, yung maliliit na bagay na yon, nakakapagtanggal ng pagod eh. Yeah. Di ba? Hindi man magsalita na mahal ko ang tatay ko, eh talaga mararamdaman mo kasi marunong siya na magsilbi, no? In a simple way, nakakapagsilbi siya sa kanyang tatay. So kung kaya nang magligpit, magluto, o ipag-drive si tatay, right, gawin para magsilbi. Magsilbi sa ating mga magulang o sa ating tatay. Oo, ikagaya mo, pinag-drive mo ako. Kahit saan pumunta, no? Kahit saan ako pumunta, ang nag-drive sa akin ay si kuya. No? At talagang kahit saan kami pumunta, tandem kami talaga. So kaya maganda po itong programang ito na ang nakikita nyo po ay ang tatay at ang anak. Yes. So ano pa? So siguro sunod, pagkatapos natin tawag dito magsilbi sa ating mga magulang, so sa ating tatay, so dapat din sumusunod tayo. So literally, hindi lang yung pagsunod ng, for example, may inutos, pero yung pagsunod sa mga prinsipyo ng buhay. Right. Kasi diba most of the time, daddy, ang mga tatay ang nagsasabing huwag ka munang papasok sa relasyon. Right. Pagka ang anak nila ay babae, o hindi lang naman anak na babae, kahit ang mga lalaki. Ang mga tatay ang nagpapayo na, o anak, bago ka sa ganito, pumasok, ganito gawin mo, magtapos ka muna ng pag-aaral, humanap ng trabaho, magandang trabaho, at bago gawin ang mga ganitong bagay. So bilang anak, bilang gising na kabataan, kailangan sumusunod tayo sa prinsipyo ng ating tatay. Tama. No, kasi alam mo, kasi ngayong hapon ito, ayokong pag-usapan yung mga tatay na hindi masyadong nakikita ang pagiging mabuting halimbawa. But generally, lahat ng tatay ay talagang nagmamalasakit, yes, nagmamahal, nag-aaruga, nagpo-provide ng pangailangan sa kanyang anak. May mga ilan lang na medyo siguro hindi rin nga rin sila napalaki ng tama at ng ayos, kaya yun din yung lumabas sa kanila. But generally, yun talaga yung tatay. Yes. Nag-aayos, nagpo-provide ng pangailangan, and just because of that, dapat talaga ang mga tatay ay sinusunod. That's right. Tama po yun. Oo, dapat sumusunod. Dahil walang magulang, walang tatay na naginusto na ang kanyang anak ay mapahama. Yeah, tama po yan. Lahat ng magulang, ang gusto ho namin ay maging maganda ang maging kinabukasan ng aming mga anak. So, lahat ng mga nanonood, sumunod kayo sa inyong mga magulang. I will give you an example na. Yes. Kunwari, alam mo yon, di ba? Ako ho, sa bahay, ayaw na ayaw ko nagagabihin silang umuwi. Tama. Ay po aso, hinahanap. Maliba na lang, kung talagang importante, galing sa gawain. Galing sa gawain ng Panginoon, galing sa eskwelahan, at talagang gabi na. So, yun yung talagang ano, yun yung talagang okay lang nagabihin. Pero lagi kong sinasabi, sa lahat doon na nakatira sa bahay namin, tumira sa bahay, lahat ng tumira sa bahay, lagi kong sinasabi, ayoko nang gagabihin kayo ng pag-uwi. Kasi, kagaya ng sinabi ni kuya, lagi kong sinasabi yon, kung yung aso nga, pag nawawala, hinahanap, paano pa kaya yung anak? No? So, matutupo tayong sumunod sa ating mga magulang, mga anak. No, mauunawaan niyo yan pag tatay na rin kayo, pag magulang na rin kayo. Kung alam niyo lang kung papaano ang mga magulang ay nagmamalasakit at nag-aalala para sa inyo. Sapagkat gusto namin, huwag kayo mapahamak, makapagtapos kayo, at magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Yes. Kung kaya, dapat, tama ka, sumunod kayo sa inyong mga tatay at mga magulang. That's right. Bilang mga anak kasi po, kasi naririnig natin is a point of view ng tatay. So ako bilang anak, so we have to understand that na ang binigay ng Panginoon sa atin na order sa pamilya, ang tatay ang pinaka-head. So ang nanay ang sumusunod dun, under ng tatay, ang nanay susunod yung mga anak. So our duties talaga bilang anak is to love, obey our parents. Babalikan natin kanina dati sa pinag-usapan natin, sabi natin,
yung tatay ay nagli-lead pastor. Right. So ibig sabihin, bilang mga anak, hindi tayo yung pastor ng pamilya. Hmm. Hindi tayo yung leader ng pamilya. So hanggat wala pa tayong asawa at hindi pa tayo humihiwalay sa ating mga magulang o sa tatay natin, dapat lang na tayo'y magpasakop at sumunod sa ating tatay. Right, right. Tama yon. Hindi sa kami ay naghahari-harian o hindi rin sa kami na ibig sabihin ay dinodominahan namin kayo, kundi nais lamang namin ipaalam sa inyo kung ano yung dapat ninyong tahakin o kung ano yung dapat ninyong lakaran. So, huwag, kagaya ng ating napapag-usapan ngayon, ang kabataang gising ay marunong sumunod sa kanyang tatay. Siguro dagdag din natin, Daddy, dun yung sumunod, yung pagpapasakop. Kasi hindi rin naman susunod kung hindi nagpapasakop. Tama. Marami kasing anak na maririnig po natin. I'm sorry to say it, pero yun yung nangyayari minsan sa atin. Maraming mga anak nagiging rebelte. Eh, bakit kasi walang pagpapasakop? Gusto nilang maging malaya. I will assure you na yung mga parents po natin, what they really want to us ay yung ikabubuti po nating lahat. Wala naman, sabi nga po nila, walang magulang na nagnanasang mapahamak ang anak. Right. So, nakikita naman natin, minsan talaga, hindi naman talaga totally lahat, pero generally, walang magulang na gustong mapahamak ang anak. Tama po ba? So, all we have to do is just follow them and pasakop lang po tayo. Oo. Kasi mahalaga yon sa ang Biblia ay sinab, mahalaga ang pagpapasakop. Mm-hmm. No, kahit nga yung pagpapalayas ng demonyo, bago magpalayas, isinabi muna, magpasakop kayo. So, and so submission is very important. You are not the father. Young people, hindi kayo yung tatay. Yes. Hindi yung tatay ang susunod sa inyo. Though, may mga pagkakataon din naman, may mga punto sa usapang mag-ama, mag-anak, na ang mga anak ay meron din namang naibibigay na magandang puntos. Yes. Pero, ito ay pwedeng sabihin ng maayos at ang tatay ay marunong din namang tumanggap. Yeah. At dapat marunong din tumanggap. Pero, in terms of pagsunod, mahalaga na maunawaan natin na ang mga anak ay dapat sumusunod sa kanilang yes. mga magulang, sa kanilang tatay. Tama po yan. Ano pa? So, dapat, ang gising na kabataan ay marunong gumalang. Yun, ganda yan, Daddy. Marunong gumalang. Kasi ngayon nakakalungkot eh, no? Kapag ka nakikipag-usap sa mga magulang, kala mo kapatid na lang yung kausap eh. Walang po, walang opo, walang paki, walang please, na parang bang pag inutusan si Daddy o si Papsi eh, boy nila. Mm. Kala mo kaibigan lang. Kala mo kaibigan, nakala mo utusan nila, kala mo boy nila, na pagka may sinabi, bilisan mo. No, wala man lang ba, wala man sabi, please, pakiabot nga po. No, so malaga maunawaan natin ito, mga kabataan. No, malagang maunawaan natin na tayo or kayo bilang mga kabataan ay marunong magrespeto. Yes, at marunong gumalang sa inyo-inyong mga ama, sa inyo-inyong mga tatay. By the way, gusto ko rin sabihin ano, na ang tatay ay hindi ganun kadaling gawain. Yeah, that's right, true. No, hindi madaling maging tatay, biro mo. Maghahanap buhay ka to provide the needs of your family. Protect the family. Or you will protect your family, you will fight for your yes. family. No, naalala ko nung mayroong basketball games. Christian games sa Mandaluyong, kasi pa taga Mandaluyong kami, ang church. No, lumalaro si Kuya noon. Kasi medyo magaling mo talaga siya maglaro ng basketball. Dati po 'yun. Kasi varsity ho ng basketball 'yan sa school niya sa Mandaluyong Science. Kung baka marami so, magayang maglaro basketball. So nasa basketball kami ng Christian na basketball, and then merong isang malaking nagba-basketball na lagi niya napapalpal. Lagi niyang napapalpalan. Siguro napahiya, naasar, kinuha yung bola, sinalpak sa mukha niya. So ako bilang tatay, hey, that's my son. No, ako bilang tatay, iba yung naramdaman ko. Hindi ko napigilan pumasok ang loob ng basketball court.
nakakatawa ho yun. No, hindi ko napigilang pumasok sa loob ng basketball court at talagang sinabihan ko yung lalaki na foul yung ginawa niya. Foul yung ginawa niya at hindi niya dapat ginagawa yun. Nakakatawa nga kasi si kuya, sabi niya sa akin, Daddy, don't do that. Huwag gagawin yan. No, ano ba yun? Bakit? Bawal kasi, di ba? Bawal pumasok po kasi sa isang game. Ang anyone na pumapasok, mati-technical. Yun, mati-technical. Eh ako bilang tatay, wala akong pakialam doon, no? Gusto kong ipagtanggol ang anak ko. Nasasaktan ang anak ko eh. So, nakita ko kasing talagang sinadyang isinalpak sa mukha niya eh. So, yun yung tatay. Ganun yung tatay. So, kaya nga, ang tatay nyo, handa yan protectionan kayo. Handa yan i-provide ang pangangailangan nyo. No, kaya nga, dapat iginagalang ng mga kabataan. At ang gising na kabataan ay gumagalang sa kanyang ama. I think, Daddy, respect is the best gift ng love na may bibigay po natin sa ating mga parents. I sense, habang tayo, Daddy, nagdi-discuss, kasi ito talaga yung isa sa sinisira ng kaaway. Right. Diba, yung tipong yung mga anak magkaroon ng damdamin na masama sa tatay kasi hindi nila makita yung gusto nilang makita sa tatay nila. But remember this, yung paggalang po at pagrespeto, pag ibinigay po natin ito, love can cover all the multitudes of sin. So right, it can change, pwedeng magbago. Tandaan po natin, kahit gaano kasama ang tatay natin, at yun ang tatay natin, yun ang nagbigay ng pagkakakilanla natin. Tatay niyo pa rin siya. Yes, tatay pa rin natin. Silang nagbigay ng pagkakakilanla natin. Bakit? Whether we accept it or not, ang bitbit nating pangalan ay ang apelido ng tatay natin. Kaya kahit gaano po kasama sila, kung lalo na kung Kristiyano tayo, let's not hold a anger to our hearts sa mga katatayan natin. So siguro may mga nanonood sa atin na mga anak na may sama ng loob sa tatay, may tampo sa tatay. This is the right time para i-let go po natin yung damdaming yan at ipadama muli yung pagmamahal sa tatay, true respect at true paggalang. Yeah, and you know, that's one of my testimony. Alam yan ang anak ko, alam sa church, na ako'y lumaki na hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng tatay. But never in my life na sinagot ko ang tatay ko. No, kahit na ano pang pangit na ginawa, kahit na hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng biological father, we never argue to our father. No, bagamat gusto ko ng may mga time na gusto ko munang sumagot, pero nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung respeto na, at nandun pa rin yung nasa isip mo, tatay ko to. Yes. No? At kahit na ano pang mangyari, pag balibalik na rin man ang mundo, tatay nyo pa rin yan. Yes, that's right. At kung hindi sa tatay nyo, wala kayo. Yeah, totoo po yan. Ang tatay nyo pa rin ang ginamit ng Diyos para kayo ay mabuhay. That's right. So gusto ko muna gusto ko rin na sabihin isa na lang yung ang kabataang gising na nagmamahal sa tatay ay marunong maglambing. Yes, tama po 'yan. Na marunong maglambing kasi minsan kasi pagka lalo na anak na lalaki parang ayaw maglambing sa tatay na lalaki, no? Kadalasan pag lalaki kasi mas malambing sa nanay. Pero hindi, dapat hindi ganoon. Both sides. No, kinakailangan, marunong tayong maglambing. Ano, hindi lang yung mga anak na babae, kahit mga anak na lalaki. Ano, ang kabataang gising, marunong yang maglambing. Yes, tama po yun, Daddy. No, kasi minsan masakit yan sa aming mga tatay, no? Maglalambing lang pag may hihingin. Yun. Maglalambing lang kapag may ipapabili pala. Alam na this. Kaya, tama yun. Kaya sasabihin ni tatay, tuloy, pagka naglambing, ano kayang kailangan ng anak ko at naglalambing? Kasi, ang alam ng tatay, pag naglambing, may hinihingi. So, ang kabataang gising, whether may hihingin, whether walang hihingin o may hihingin, marunong maglambing sa kanyang tatay. Yes. Yan ang kabataang gising. So, siguro dati dagdagan ko na po, paulit. Last na lang po, before we end.
Kasi ano yun, if you're going to see it po, ang ganda ng tackle. Kasi may point of view ng tatay, may point of view ng anak. Right. So nakita niyo po yun, our father is not perfect. Yung tatay po natin, hindi perfecto. Right. At mahirap yung pagiging tatay. Mm-hmm. Hindi siya madali. So ang isa po sa mga senyales na tayo gising na kabataan sa nagmamahal sa tatay natin, ang mga anak marunong umintindi sa ating tatay. Tama. See? Nauunawaan. Nauunawaan natin yung parents natin. So you can see, so minsan kasi sa atin, in bilang anak, alam natin yung tatay natin matibay eh. Alam natin yung tatay natin matatag. Kasi sila yung nagpo-provide, sila yung nagpo-protect mo. So, that time yung nakikita natin. But hearing right now, sa narinig po natin doon sa point ni Daddy kanina, ng kabataang gising pala o yung mga anak dapat nang lalambing. That's a soft part of a father na kailangan mapunuan po ng mga anak, na maunawaan natin. Right. That the father needs also care, needs also alambing para maabot yung soft part nila. Tama. Ano, mahalagang mahalaga ho yun. Kahit subukan nyo, mga kabataan, subukan nyo lambingin yung tatay nyo. Baka, pag hindi niya nararanasan yun at bigla nyo nilambing yung tatay nyo, baka mabilan pa kayo niya ng gusto paborito nyo. Kasi sa sobrang tuwa ng tatay, no, so sa araw na ito, praise God, yan ang kabataang gising. At dapat sa lahat ng mga nanonood na kabataan, kasama kayo sa kabataang gising na mahal nyo ang tatay nyo, marunong kayong gumalang sa tatay nyo, marunong kayong sumunod sa tatay nyo, marunong kayong tumulong sa tatay nyo, marunong kayong magsilbi, marunong kayong maglambing, umuunawa, at marunong kayong umunawa sa inyong mga tatay. Bakit? Kasi lalo na pagpagod si tatay, madaling uminit ang ulo. Minsan kasi nakikita lang ng anak yung needs nila. Nakakalimutan nila na si tatay ay pagod na nagtatrabaho pang uwi, tapos biglang sasalubungin pa ng kung ano-anong mga pinagsasasabi. So you need to understand your father. Yan ang kabataang gising. Yes. Amen? Amen. Amen. So, alam nyo na kung saan kayo kasama. Kabataang gising ka ba? O kailangan mo pang gisingin? Sa araw na ito, ang atin pong magpapatotoo ay isang tatay. Tama po kayo, hindi kayo nagkakamali ng pandinig. Tatay. Subalit, tatay sa espiritual kasi binata pa ho siya. Pero bakit naging tatay? Kasi siya ho ay isang pastor. So, ngayon pong oras na ito, ang magpapatotoo po kung papaano naging pagpapala ang gising kabataan sa kanyang buhay at sa church na kanyang pinapagpastoran ay isang pastor. So, sino po itong pastor na ito? Ang pastor pong ito ay walang iba kundi si Pastor Jello. At siya po ay nagmula pa sa Bicol! Wow! Ang layo ano? Pero maniwala kayo't hindi, tuwing gising kabataan, sila po ay nakakapunta dito sa Manila at umaattend sa Corneta Asodom para makasama po natin sa gising kabataan. Pakinggan po natin ang napakagandang patotoo ni Pastor Jello. Magandang hapon sa inyo pong lahat. Ako po si Per Angelo M. Masakupan. Ako po ay nagpapastor dito po sa Bicol, sa Camarines Sur, Lord Jesus Hope of All Nations. Ako po ay magpapatotoo patungkol po sa ginawa ng Panginoon sa pamamagitan po ng gising kabataan. Kami po ay malayo sa syudad, kaya ang mga kabataan po dito ay talagang kailangan ma-expose. So ang gising kabataan po ang naging dahilan at marami pong nahamon, marami pong gumaling sa kanilang karamdaman, marami pong na-healed emotionally at sila po ay nagising. Kung sila po ay gising na, eh mas lalo po silang nagising dahil po sa ginawa ng Diyos. Kaya ini-invite ko po kayo na kung may pagkakataon na makadalo po kayo ng gawain ng gising kabataan, hindi po kayo magsisisi dahil talagang ginagamit po ng Diyos ang samahang ito para po ang ating mga kabataan ay maihanda sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Kaya sa gising kabataan, tuloy lang, laban lang, we are praying for you and God bless. More power po, Pastor Bal. Gising!
dito na naman tayo para manggising, Kuya. It is now time for us to awaken the young people. Yes. No? Isa to sa gustong-gusto ko at lagi ako nanggigigil kapag tayo ay nanggigising. Kasi naman, yung mga attitude na talagang kagising-gising naman talaga. No? So ngayon, ang gigisingin natin ay mga kabataan na hindi marunong magmahal sa kanyang tatay o sa kanilang papsi, erpat, daddy, itay, tatay. O ano pa mang tawag nila. Or tats, mga ganyan. No? Ano pa mang tawag nyo. Kasi may mga attitude na dapat tayong ginigising eh. Kanina, pinag-usapan natin ang kabataang gising. Mga bagay na dapat tularan. Oo. At ipagpatuloy daddy sapagkat maganda yon. Right. So ngayon naman, ay manggigising tayo. Yung mga bagay na hindi na dapat ginagawa, sa halip, tayo ay magising at gawin ang tama. That's right. Okay? Mm-hmm. So simulan na natin, anong mga gigisingin natin? So siguro unang-una daddy is yung palasagot. Oo, no? Palasagot sa tatay. Yung akala mo, sila yung tatay, sila yung airpot kaysa pa sa tatay. Tama. Yung bang konting sabihin lang ni tatay, aangil pa minsan, no? Aangil pa. Na parang galit pa sa mga magulang. Huwag ganoon. Hindi yung tama. Yeah. No? Wala kayong karapatan ayon sa banal na kasulatan ng inyong mga magulang or ang inyong tatay ay sagot-sagutin nila. That's right. Tama po yun, Daddy. Okay. Kasi nakakasakit ng damdamin ng parents yon. Hindi lang nila alam. Tama po ba, Daddy? Tama. Yeah. Alam nyo, isa sa pinakamasakit, ako as a father, ha, eh yung marinig mo na sasagutin ka ng anak mo. Kasi biro nyo, nung maliit pa kayo, eto, lagi ko to sinasabi sa mga anak ko, nung maliit ka pa, lalo na kay Kaina, no, lagi ko sinasabi, halos hindi kita pinapadakuan ng lamok, halos hindi kita, ayaw kita masaktan, halos, yung pagpaprotect ba, bilang magulang, no? Naalala ko eh, may isang bagay din ako naalala na nung nailipat ko sa isa ibang school si Shekina, and then natadyakan siya, may bruise, no? May pasa at hindi siya nagsasalita. Ang sama-sama ng loob ko. Talagang hindi ako nakatiis. Pinuntahan ko yung eskwelahan, kinausap ko yung teacher at sinabi ko, hindi ho ba sagulera ang anak ko, hindi ho yan sanay sa gulo, kasi sa bahay namin wala siyang naririnig na nagtatalo, maingay, nag-aaway. So nagtataka lang ako kung bakit nagkaroon ng gano'n. So yung pala, meron talagang estudyante na maloko, bully, no? At bully. So so just because of that, so ganyan kami mga tatay eh. Handa kaming ibigay ang buhay para may pagtanggol lang namin ang aming mga anak. Ayaw na ayaw namin na masasaktan ang aming mga anak. Kaya nga, masakit din naman sa amin na kapag sa kabila ng aming pagsisikap na maproteksyonan at may ibigay lahat ang pangailangan, sasagutin nyo lang kami. Yes, tama po yun. So, mga kabataan, isip-isip din, no? At wag nyong sasagutin ang inyong mga tatay o ang inyong mga magulang. So siguro, Daddy, just a point of view of a children or a child, so hindi naman po ibig sabihin sa tahanan ay wala tayong karapatan para magsalita. Right. Hindi po yun ganon. So what we're trying to say right now, we have to do it kung meron tayong gustong sabihin, kung sumasama yung loob natin sa parents natin. Again, they are not perfect. All we have to do is do it properly, mm-hmm, do it politely, do it kindly, right, para po right, ay para po tayo magkaintindihan. At hindi natin masaktan yung damdamin ng ating mga magulang. Though I'm not a perfect son, pero I believe so, that's the thing na yung dapat po nating mga ginagawa bilang right anak. Hindi naman masamang magsalita, actually. You can speak what inside your heart. But the thing is, the way you deliver the word. Kasi lahat ng bagay na pag-uusapan, lagi ko nga itong nasasabi,
Kung ano mang problema, lahat ng bagay ay may kasagutan. At lahat ng gusot at gulo ay pwedeng mabigyan ng katugunan at napag-uusapan sa isang magandang usapan. Yes, that's right. Tama po. So, hindi, pwede ka naman magsalita, pero sabihin mo ito ng maayos at may paggalang at respect. Tama po yun. So, gising! Yan, gising. Huwag pala sagot. Tama po yan. Okay. Ang susunod sa akin po ay siguro yung pagiging rebelde. Mm-hmm. Yung hindi pagsunod. Yung pinag-aaral ng mga magulang, tapos kung ano-anong pinag-gawa. Marami right. Kasing ganyan eh, di ba? Ang trabaho ng trabaho si tatay, nagbibigay ng allowance, nagbibigay ng pang-tuition fee, pero hindi alam ng tatay, nakagraduate pala saan? Sa Mobile Legend. Naku po! Napakasakit niyan sa isang ama. Nakagraduate, nakakuha ng certificate, hindi pala ng course na kinuha, kung hindi doon sa computeran. Right. Kasi dahil siya'y sukit na ng computer shop. Tama. Alam nyo ba, napakasakit niyan sa isang magulang. Kasi biro nyo, ang tatay nyo, nagtatrabaho, napapagod, minsan kailangan gumising na maaga, no, kung wala pang sariling sasakyan, kailangan magbiyahe, matatraffic, yung puyat, yung pagod, yung lakas na ibinuhos niya, no, tapos mag-expect siya na graduate. Tapos biglang, hindi pala. Bachelor of ML pala. Yan. Yung pala, wala sa loob ng eskwelahan. Nandun pala sa loob ng computer shop. Yes. At naglalaro ng naglalaro. Nagmamaster na. Nagpapataas ng grado, ng score, yes, ng ML. Huwag ganon. Ng gising. Gising. So, nasa sign of rebellious lang. Yes. Kasi hindi natin alam, hindi natin sinusunod yung parents. Again, napag-usapan natin kanina, a while ago dun po sa isang segment po natin, na we have to obey the our parents. We have to submit to our parents, to our tatay, most especially to their principles. Mm-hmm. So isa pa po siguro na rebelling nakikita ko ngayon na nangyayari sa mga kababaihan naman siguro, pero may naglalaro rin ML na babae. Na. So yung isa naman, daddy, na parang rebelde rin, yung mga babae, no, kala ng mga tatay nag-aaral, magpapaalam pa, tay, daddy, father, meron po kaming thesis. So si tatay naman, bigay, suporta, mm-hmm, pero pag-uwi, hindi pala thesis ang natapos, buntisis pala ang kinalabasan. No, akala, nag-aaral sa kanyang kaeskwela, yung palaibang pinag-aaralan. Mm-hmm. So medyo masakit yun, hindi, sabi mo nga, hindi thesis, kundi buntis ang nangyari. So, naku po, malaking naku po yan sa mga tatay. Isang malaking, napakabigat na pagsubok at dagok yan sa aming mga tatay. Ano? No, huwag kayong magre-rebelde. Kung may problema, kausapin si tatay. O si nanay, o ang mga magulang, no, mag-usap ng maayos, huwag daanin sa pagre-rebelde. Alright. No? Yes. Para maging maayos ang takbo ng buhay nyo. That's right. At magkaroon ng magandang takbo ang loob ng pamilya na mayroong pagsusunuran at pagmamahalan. Yeah. So, gising! So, we're talking about this, daddy. Hindi ko naman sinasabing perfect tayo. But again, we really want to honor the father, we really want to honor and give due to sa mga tatay, and itong pinag-usapan natin nangyayari eh. Right. Tama po ba, nangyayari talaga, literal na nangyayari, we know people, we saw it in our church, in the church, na nangyayari po ito. Hindi ko po ibig sabihin hindi natin sila gustong i-judge, and we are human, that sometimes hindi naman talaga tayo perfect. Right. Pero yung gusto kong iparating po dito, kaya po tayo nagigising kasi gusto nating maiwasan. Uh-huh. No? At yung gusto ko pong ipakita dito, kaya wag po tayo magrebelle. Gusto kong makita ng mga anak, gusto kong makita ng mga kabataan kung gaano yung pagmamahal ng tatay. That in spite na binigyan tayo, sinuportahan tayo, no, to our bachelors at sa mga kung ano-ano man, kahit yung kapalit ay buntisis, ML na
grades na ibinibigay natin, pero pag lumapit tayo at nakipag-usap tayo ng buong puso, yung tatay natin hindi tayo nineneglect eh. Yung tatay natin tinatanggap tayo ng buong buo. No matter what things na ginawa nating mali, na sa alam natin ayaw nila, sa atin talaga nakakasira sa atin, but yet when we come to our parents, when we come to our father, tatanggapin pa rin po nila tayo. Right. Alam niyo ba na ako hindi ako lalayan. It's my personal experience. Kunwari, si Kaina at si Kuya, no? Meron akong gustong gawin nila at hindi nila nagawa. Even it's hard for me to accept it. Iyayakapin mo pa rin eh. Uunawain mo pa rin. Bakit? Mahal mo anak mo. Mahal na mahal kayo ng mga anak nyo, ng mga tatay nyo, ng mga magulang nyo. Kaya matuto kayong Promispeto sa inyong mga magulang. Huwag maging rebelde, Daddy. Yes. That's our point. Huwag kayong magre-rebelde. Kahit ano pang mangyari, wala kayong karapatang magrebelde. Kasi ang mga tatay ay ginagawa ang kanilang magagawa para maibigay lang ang pangangailangan. It shows, Daddy, na alala ko yung isang kasabihan, yung kasabihan ng walang tatay o walang magulang na kayang tiisin ng anak. Tama. Diba? So, sa mga young people na nandyan, ang ganda ng usapan natin, very connected tayo, no, Daddy? So, sa mga young people na nandyan, yeah, we can connect to you, kasi ito po yung nangyayari talaga. So, sa mga young people na nandyan, we don't have the license, we don't have the rights para magrebelde po sa ating mga tatay. Yes. Isang bagay na lagi kong naaalala, no, may mga pagkakataon na kahit na dahil alam mong hindi sumunod, tapos sasabihin mo, okay, dahil ginawa mo yan, hindi kita bibigyan ng babawasan ko ang baon, no, for example. But you know what? Sinasabi ng tatay yun. Ako personally, sinasabi ko yan. Pero ang sakit-sakit sa damdamin ko. Ayokong gawin yun kasi alam ko na kailangan niya. Alam ko na dapat na bigyan ko siya ng gano'n, no? Or, kunwari, gusto ko siyang bigyan ng isang bagay na alam kong kailangan niya na. But because hindi siya sumunod, so bibigyan ko siya ng ano, no? Bibigyan ko ng ultimatum. Not only ultimatum, kundi parang matuto siya. No? Parang magagrounded siya. Disiplina. Kasama yun. Para madisiplina siya, so ilalagay ko siya sa grounded. Or may mga bagay na hindi ko ibibigay muna para lang matuto siya. Pero ang totoo, gustong-gusto mo nang ibigay at gustong-gusto mo na talagang gawin yung dapat mong gawin para maramdaman niya na mahal mo siya. But of course, sabi ng Bible, ang ama na nag-uurong ng pamalo sa kanyang anak ay hindi nagmamahal sa kanyang anak. Ibig sabihin, minsan, pinababayaan namin masaktan kayo. Hindi para saktan kayo. That's right. Kundi para matuto kayo. Yes. So, gising! So, it's natural sa mga tatay po na magdisiplina talaga. Right. So, nawa maintindihan po yan ng mga young people. That's not the grounds kung nasasaktan po tayo minsan sa mga pagtutuwid. Ayaw natin. Kasi pag kinutuwid, Daddy, hindi masarap eh. Right. Hindi siya komportable sa buhay ng isang young people. So, sa bilang anak, hindi eh. Masakit. May mararamdaman mo talaga eh. Pero we have to understand those things na it is for our welfare and it's for our benefits po. Kaya ginagawa yun ng ating mga tatay. So siguro, Daddy, mga isa pang dapat iwasan is yung hindi marunong tumulong. Right. Lalo tigit kapag ang tatay na ay medyo nagkakaedad. Oh, yeah. Okay, so I forgot in the Bible, no, nakasulat po sa Bible yun sa New Testament, na kapag ikaw ay tumanda na and if you have the capacity, no, to help, dapat bilang anak, tumutulong ka. Yes. Kung kaya mo magbigay. So, sa mga
kung ang mga anak po natin, kahit may asawa na tayo, kung yung tatay natin need ng tulong, we have to give it. Yes. Actually, kami mga magulang, kami mga tatay, o maging ang nanay at ang tatay, hindi namin kayo pinag-aaral, binibigyan ng magandang kinabukasan para ibalik niyo sa amin. That's right. No, lagi ko yung sinasabi, di ba? Sa inyo, sa church, hindi yun ang trabaho namin. Ang trabaho namin at ang responsibilidad namin mga magulang ay bigyan kayo ng magandang kinabukasan. Yes. Mapalaki kayo ng maayos at magkaroon kayo ng magandang pamumuhay. Pero, in return, kapag ka naman kayo ay nabigyan ng magandang pamumuhay ng inyong mga magulang, kahit na hindi namin ito ginagawa para kayo ay magbayad sa amin, yes, kundi ito'y ginagawa namin para kayo ay maging maganda ang kinabukasan at kayo ay mapagpala, hindi na kailangan pang utusan. In return, gagawin din. Yes. Siguro, Daddy, minsan ito'y misconcept ng mga kakaramihan ng mga Pilipino, yung utang na loob. Right. So, hindi utang na loob ng mga anak na tulungan ang kanilang mga magulang. It is the response of our love. Kung mahal talaga natin ang ating nanay, ang tatay, kung mahal natin talaga ang ating tatay na tumaguyod sa atin kung ilang taon man tayo ngayon o sa mga nakalipas na panahon, it is our response to the love na pinakita sa atin at naramdaman natin, yun po yung ibibabalik natin at ibibigay sa kanila. Hindi po yun utang na loob. Actually, yun na yung pagmamahal. Yes. Yung pag-ibig. Kasi ako naniniwala ako na kapag ka naramdaman ng isang anak ang pagmamahal ng magulang, ang pagmamahal ng tatay, pagmamahal ng nanay, naramdaman nila na sila ay mahal, hindi pwedeng hindi nila ibalik yung pagmamahal sa kanilang magulang. So, mga kabataan, gising! Tumulong! Gumalang din naman! Yes, kasama na rin yun, Daddy. Kasama yun. And kailangan ng marunong paggalang, kagaya ng sinabi natin kanina, hindi nyo kami, boy, hindi nyo kami utusan, tatay nyo po kami. Kaya, galang-galang din pag may time. Sa mga hindi marunong gumalang. Tama yes. Po ba? So, dapat gumagalang po tayo. Again, kanina sabi natin, respect is the best gift of love. Right. Okay? So, nawa po, si tatay pag nandyan, kahit masama loob natin, kami ni daddy, hindi po kami ganun ka-perfect na magtatay. May time na may tampuhan po kami. But we see to it na kahit may nararamdaman kami, still the love of God and the respect is there. Kaya minsan, yeah, to be honest, ako nagtatampo kay daddy minsan, kaya hindi naman siya perfect. Si daddy nagtatampo sa akin, pero kinabukasan nun sa umaga, I still choose to respect and say good morning, daddy. And again, makikita mo yung pag-ibig, it covers all the multitudes of sin. Oo, kasi alam nyo, totoo yun, no? Alam nyo, kami mga magulang, wala naman kaming ibang gusto kundi maging mabuti kayo, maging maayos kayo. Ito na lang yan, minsan may tampuhan. Pero huwag natin kalilimutan sa kabila ng mga tampuhan, yung pagmamahal ay nandyan at yung respeto. Kasi pag nandun, kahit may tampuhan, pag may pagmamahal at pag may respeto, hindi kayang gibain yan. So, yes, yes. Yun ang pamilya, daddy. Before, right, bago mo ito i-wrap up ng gusto to gising, gusto ko lang pong iwan itong bagay na ito. Yung dugo kasi, it makes you related. Right. Pero yung mahalin mo, maging tapat ka sa tatay mo, that's what makes a family. Right. Tama po ba? So, sa atin po, iwasan po natin yung mga bagay na nabanggit at bagkos, pag subikapan po natin gawin yung mga bagay na alam natin na ito'y ikauunlad ng pagmamahal natin para ma-honor yung mga tatay po natin o yung mga magulang natin. Bakit? Kasi ito po yung lagi namin sinasabi sa JCP-SMI family. Once you become a JCP-SMI family, you will always be a JCP-SMI family. Same thing din po sa ating mga pamilya. Whatever your name is, whatever kung ano man po yung pamilyang dala po natin, kung ikaw ay doon sa pamilyang yon, forever yon ang pamilya mo. No, hindi kasi pwedeng iwanan yun eh. Ang pamilya ay pamilya. Ano man ang mangyari, pamilya mo yan. Babalik at babalikan mo yan. At, iiwanan ka ng lahat, pero mananatiling nasa tabi mo.
pamilya. Yes. Tandaan niyo yan, mga kabataan. So, sa ating pong pagwawakas, ang maging tatay ay hindi madalang trabaho o responsibilidad. Kanyang tungkulin ang proteksyonan, alagaan, i-provide ang pangailangan ng buong pamilya. May mga pagkakataon pa nga na kinakailangan magtrabaho sa ibang bansa ang isang ama ng tahanan para lang maging sapat ang pangailangan ng kanyang asawa at mga anak. Kung minsan ay inaabot din ang hating gabi dahil kailangan mag-overtime sa pagtatrabaho para masigurado na di kukulangin sa lahat ng pangailangan ang kanyang pamilya. At handa siyang mamatay, ibuhos ang buong lakas para sa buong pamilya. Generally, yan ang ama. Tatay, papsi, papa, dad, at maging ano pa man ang tawag nating mga tao sa kanya. Kung sakali man na hindi ganyan ang tatay mo, alalahanin mo siya pa rin ang ginamit ng Diyos para ikaw ay mabuhay dito sa mundo at isilang at ang pagsilang sa ibabaw ng mundong ito ay isang pagpapala na. Sinasabi ng salita ng Diyos na dapat natin sundin ang ating mga magulang. Ephesians chapter 6 verse 2 says, "Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise." Amen. And verse 3 says, "So that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth." Kaya nga sa araw na ito, sa araw ng Father's Day, matutunan nating mapahalagahan at saluduhan ang mga katatayan at ating igalang, mahalin at sundin, at para maranasan natin ang pangako ng salita ng Diyos na mahabang buhay at isang kasiyasiya ang ating mararanasan habang tayo'y namumuhay. Kaya huwag ka nga, huwag kang nawa, gumawa ka, gising! Narito na naman po tayo sa Gising na Sining. Ang atin pong masasaksihan ngayong hapong ito ay isang kultura ng sayaw ng bansang Pilipinas, pero medyo modern kasi ginamitan siya ng saliw na tugtog ng makabagong tugtugin. Pero ang sayaw ay kulturang sayaw ng bansang Pilipinas. I'm excited to see this once again. At ito po ay pinapangunahan ng isang lingkod ng Diyos na ginagamit ng Panginoon sa sayaw. At ito po ay walang iba kundi si Pastora Rose Rivera. Siya po ang ginagamit ng Diyos sa dancing ministry para magturo at itaas ang pangalan ng Panginoon patungkol sa sayaw. So sa orasong ito, panoorin natin at mapagpala tayo sa isang kultura ng bansang Pilipinas na sayaw sa tugtuging.
isang mapagpalang araw sa bawat isang tagapanood ng Gising Kabataan Live. Nandito na tayo sa gising na mensahe. Panggising na mensahe para sa mga kabataan o maging kahit na hindi sa kabataan. At sa araw na ito, ang mensahe ng Panginoon ay patungkol kung sino ang Diyos bilang Ama nating Kanyang mga anak. Sino ang Diyos sa iyo bilang Ama? Sino ang Diyos sa iyo na ating pinaglilingkuran? Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 18 says, "And I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters to me, says the Lord Almighty." Ako ay inyong magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang ating pong Diyos na ating pinaglilingkuran ay Ama natin. He is our Father. The Father who is willing to listen to our voice. The Father who is always listening to our cry. Who is always willing to listen to our problem, to our agony, to our trials, to our prayers. That is our Father in heaven. And I want you to understand that the Word of God says that I will be your Father and you will be my sons and daughters. Wow! Tayo ay mayroong Ama, at ang ating Ama ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may gawa ng langit at lupa, na siyang may kakayanang gumawa ng himala, na siyang may kakayanang gumawa ng anumang bagay na mahirap para sa iyo. Yun ay ang ating Amang makapangyarihan sa lahat. Yun ay ang ating Diyos na ating tagapagligtas. In Psalms chapter 68 verse 5 says, "A father of the fatherless and a judge for the widows is God in His holy habitation." Ang Diyos ay ama ng mga ulila at hukom ng mga babaeng balo. Ang Diyos sa Kanyang banal na tahanan. Wow! Our God is the Father of the fatherless. Kaya nga kung hindi mo naranasan ang magkaroon ng biological father, o kahit na may biological father ka, hindi mo naranasan ang pagmamahal. Kagaya ko, hindi ko naranasan ang aruga, ang makasama ang tatay nung ako'y bata pa hanggang sa ako'y lumaki. Subalit sinabi ng Panginoon sa akin, "I am the father of the fatherless." So kung ikaw man ay lumaki na parang walang tatay, don't worry. Huwag ka malungkot. Huwag kang madismaya sa buhay mo, sapagkat meron tayong Ama, at yun ay ang Ama natin sa kalangitan na nagsabi sa Kanyang salita, "He is the Father of the fatherless." Can you imagine? Your Father is not just an ordinary Father of this world. Your Father is our Father in heaven, who always willing to love us, who taking care for us, who save us, whatever happened in our life. He is the God that we serve. And He is the Father of the fatherless. So if you don't felt any love of the Father, any care of the Father, there is a Father in heaven who always there for you, who always cares for you, and the Father of the fatherless. So don't be discouraged, nor be dismayed, because you have the Father, and that is our God, the Father of the fatherless. Hallelujah. 1 John chapter 3 verse 1 says as well, "See how great a love of the Father has bestowed on us, that we would be called children of God, and such we are. For this reason the world does not know us, because it did not know Him." Sa Tagalog po, masdan nyo kung ganito, gaanong pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos.
At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala ng mga ito. Hallelujah! Masdan nyo kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos Ama. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang katatayuan mo, may mga pagkakataon na hindi tayo sumusunod sa Panginoon, may pagkakataon na nagre-rebelde tayo, may mga pagkakataon na mas sinusunod natin ang mga pita ng ating laman kesa ang kalooban ng Panginoon. Pero gusto ko malaman mo na ang Panginoon, the great love of the Father loves us so much because His great love covers all sins that we have. Kaya nga sa araw na ito, gaano ka man makasalanan, gaano ka man hindi sumunod sa Diyos, hindi tinitignan ng Diyos ang nakaraan mo. Kung sa araw na ito, handa mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos ay kayang balutin ang iyong lahat na karumihan at lahat na kasalanan. Lilinisin ka ng Panginoon, aayusin ka ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumapalatay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi tinitignan ng Diyos kung gaano ka ngayong karumi. Ang tinitignan ng Diyos kung handa ka bang magsisi sa kasalanan mo at handa mong talikuran ang iyong mga kasalanan at handa ka ng sumunod sa Diyos at isuko ang iyong buhay sa Panginoon at tanggapin ang pag-ibig ng Panginoon at paghariin siya sa ating mga buhay. Hallelujah! In Psalms 103 verse 13 says, "As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him." Kung papaano ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa kanya. The God who is our Father is so compassionate to us. Mahabagin ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, ilang beses man tayong bumagsak, ilang beses man tayong magkasala, ilang beses man tayo na maging matigas ang ulo, inaabot ka pa rin ng Panginoon. Inaabot pa rin tayo ng Panginoon. Iaayos tayo ng Diyos. Gagawa at gagawaan ng paraan ng ating Amang nasa langit upang ang ating buhay na nawasak, ang ating buhay na naging matigas ang ulo, ang ating buhay na walang patutunguhan ay magkaroon ng patutunguhan at magkaroon ng kaayusan at magkaroon ng kamagandang resulta ang ating mga buhay. Pipilitin at pipilitin ng Diyos dahil sa kanyang kahabagan na ikaw ay abutin, ikaw ay ayusin, ikaw ay ganap na maging maayos sa harapan ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Hallelujah! Ang ating Diyos Ama ay mahabagin. Aayusin ng Diyos ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay nating lahat. Proverbs chapter 1 verse 8 says, "Hear my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Anak ko, dinggin mo ang ituturo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina." Mga kapatid, mga anak, mga kabataan, kung kayo'y tinutuwid ng ating Diyos, o kung itinutuwid man kayo ng ating Amang nasa langit, huwag kayong magtatampo. May mga pagkakataon na kinakailangan tayong padaanin sa mga pagsubok. Lalo na kung tayo ay hindi sumusunod sa Diyos. Dadaanin tayo ng Panginoon sa mga pagkukorek, sa mga pagtutuwid. At gusto ko maunawaan mo ngayon, hallelujah, ang paalala ng Panginoon. Huwag mong babaliwalain ang mga pagtutuwid ng ating Amang nasa langit. Huwag mo nang hintayin pa ang hagupit. Kapag ka pinalo ka, itinuwid ka, sumunod ka na. Huwag mo nang hintayin pa ang hagupit sapagkat baka pagka ikaw ay hinagupit, mas lalo pang maramdaman mo ang kirot at ang hapdi ng pagtutuwid sa buhay mo. Hallelujah! Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, mga anak, huwag mong pabayaan, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng iyong Amang nasa langit.
Kawikaan, Kabanata, Matthew chapter 7 verse 11. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask Him? Kung kayo na mga tao, na mga ama dito sa sanlibutan, ay marunong magbigay kung ano ang gusto nyong ibigay, na nais nyong ibigay sa inyong anak, sabi ng salita ng Diyos, ano pa kaya akong ama nyong nasa langit na hindi kayang ibigay ang pinaka the best na kailangan nyo sa inyong buhay? If our Father in this world know how to give the best that we need, much more, our Father in heaven, He can give the good things, the good gifts that you needed. And whatever you need right now, He is here. He is there for you. He is here with us to help us to give the good gifts that we need, to give the needs that we need para katagpuin ang lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Sa mga kapatid, anumang problema natin, meron tayong Diyos na matatakbuhan. Meron tayong Diyos na matatawagan. Meron tayong Diyos na mahihingan ng lahat ng ating mga pangangailangan. Yon ay ang ating Diyos Amang nasa langit. Matthew chapter 5 verse 48 says, Therefore you are to be holy as your heavenly Father is holy. You need to be holy as your Father in heaven is holy. Kaya nga magpakabanal kayo. Yamang ang ating Amang nasa langit ay banal. Mga kapatid, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, naging anak tayo ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, naging tatay natin, naging ama natin, ang ating Amang Diyos na nasa langit. At sinasabi ng banal na kasulatan, kung ang ating Amang nasa langit ay banal, nararapat na tayong mga anak ay mamuhay na mayroong kabanalan. Hallelujah! Ang ating Amang nasa langit ay handang magbigay ng ating pangailangan. Siya ay banal. Kaya tayong mga sumusunod sa Kanya, tayong mga anak Niya, ay dapat at nararapat na lumakad din sa kabanalan. So, tandaan niyo ito, mga kapatid, ikaw ay itinuring ng Diyos na anak sapagkat Siya ang ating Amang nasa langit. Ikaw na hindi nakaranas ng pagmamahal o maaaring nabuhay ka sa bahay ampunan o lumaki ka na walang tatay. But the Lord is telling you that He is the God that we serve is the Father of the fatherless. Alam ko nanonood ka ngayon. At may meron kang sama ng loob because you never experience how to be loved by the Father biologically. But today, God is speaking to you. The Father in heaven, who is a mighty Father, loves you so much. And He is your Father because the Word of God says, He is the Father of the fatherless. So wake up! Gumising ka. Huwag kang manatili sa sama ng loob. Huwag kang manatili sa galit. Sapagkat ang Diyos Amang nasa langit, handa kang patawarin, handa siyang maging ama sa iyo, at mahalin ka, kalingain ka, pagpalain ka sa lahat ng iyong pangangailangan. Hallelujah! Praise God! So sa oras ng ito, gusto kong manalangin sa lahat ng nanonood ngayong oras na ito. Gusto kong sabihin sa iyo, ang ating Diyos Amang nasa langit ay ating Ama at tayo ay Kanyang anak. At gusto kong sabihin sa iyo, kung di mo naranasan na magkaroon ng Ama dito sa lupa at hindi mo naramdaman ng pagmamahal, the Father in heaven, the Almighty Father says, He is the Father of the fatherless. He is willing to love you. He is willing to hug you. He is willing to support you. He is willing to give whatever you need. And the Father in heaven is so compassionate. Ano man ang karumihan natin, ano man ang kasalanan natin,
Handa siyang magpatawad. Handa siya tayong paayusin. Handa siya tayong pagalingin. Handa niya tayong yakapin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Handa rin siyang magpatawad. Our Father in Heaven is willing to forgive us. Hallelujah. At sa oras na ito, bilang ama natin siya, magpasakop tayo, magpatuwid, at lagi nating sundin ang anumang kanyang sinasabi. At mamuhay tayong banal, yamang siya ay banal na ating amang nasa langit. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po because you are our Father in Heaven. And we are your children. And you are the Father of the fatherless. And you show your love to us, O God. You love us so much. You love us so much, Lord. And you are so compassionate, God. Compassionate Father. Na kahit anong mga bagay na minsan pagkukulang, pagkakamali namin, niyayakap mo kami ng pag-ibig, pagmamahal, at pangunawa. Kaya sa oras sa ito, Panginoon, kung may mga kabataan man, o kahit hindi kabataan, na ng mga nagdaang araw, nagkasala, nagkamali, na baliwala ang mga salita mo sa kanilang mga buhay, Father, right now, we are asking for your forgiveness. Hugasan mo sila, linisin mo sila, Panginoon, at hayaan mo pong maramdaman nila that your compassionate love, that your great love, that your compassion, Lord God, is there for them. Handa mo silang yakapin. Handa mo silang baguhin. Handa mo silang linisin. Handa mo silang mahalin na anumang katatayuan meron sila sapagkat dakila ang iyong pagmamahal sa amin at ang iyong awa, ang iyong kahabagan ay laging suma sa amin. Salamat, Panginoon, sa paglilinis mo sa bawat buhay ng bawat isa. Lord, right now, I declare restoration in the name of Jesus Christ of Nazareth. I-restore mo ang bawat isa. I-restore mo ang kanilang spiritual life. I-restore mo ang magandang relasyon nila sa iyo. Maging sa bawat pamilya, Panginoon. Kung may mga nanonood na may mga galit sa kanilang mga biological father, Father, forgive them, O God. And Lord, let your love surrounds them, O God, in Jesus Christ. And maramdaman nila yung pag-ibig mo na yumayakap sa kanilang buhay, yung pagmamahal mo na ganap na nararamdaman ng bawat buhay ng bawat isa sa kanila. Panginoon, sa oras pong ito, dalangin namin, dalangin ko, O Diyos, na maramdaman nila ang ganap na pag-ibig mo, ang ganap na pagliligtas mo, ang ganap na kahabagan mo, at anumang pangangailangan nila sa pangalan ni Jesus. Lord, una po, dalangin ko na simula sa araw na ito, lalakad sila sa kabanalan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I declare holiness. As you said in your word, as our Father in Heaven is holy, we need to be holy. Lord, I declare holiness in their lives right now. In Jesus Christ's name. At dalangin ko rin, Panginoon, anuman ang kanilang pangailangan, katagpuin mo ito sa oras sa ito, sa pangalan ni Jesus, let your overflowing blessing, Father, be upon their lives right now, in Jesus Christ's name. And Lord, I declare that today, they will continue to love you, they will continue to serve you, they will continue to obey you, O God, as our Father in Heaven, as well as the Father as a biological in their lives, O God. Salamat po, Panginoon. Mamahalin ka namin bilang ama naming nasa langit na makapangyarihan at mamahalin din namin ang aming mga ama dito sa sanlibutan. Salamat po, Ama. Salamat po, Amang Diyos. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Panahon na para magpaalam na naman po kami. Isang oras na pala, sobrang bilis ng oras sa mainit na usapan. Right. So bago po kami magpaalam, sa lahat po ng mga katatayan, Erpat, Papa, Daddy, Papsi, Itay, Tatay, whatever call sa inyong mga katatayan po,
bumabati po kami sa inyo ng Happy Father's Day. Do medyo ngayon po, mahirap pong magyakapan, magbeso. Pero as of now, today, ginagamit po namin ito. We use this platform to greet you as a Happy Father's Day. At huwag na huwag niyong kakalimutan, hindi niyo man pwedeng mayakap ngayon, mahalika ng inyong mga daddy, ang inyong mga tatay, ang inyong mga papsi, pwede namang regaluhan. Pwede namang bumawi doon. Or as simple things that you can give to your father to appreciate your father and greet him a Happy Father's Day is good. Yes. Yes. So, sa lahat ng father, Happy Father's Day sa tatay ko, kay Francisco Febrer, Happy Father's Day, tatay. So, panahon na para tayo magpaalam. Muli po, magkita-kita tayo sa susunod na Martes, alas 3 ng hapon, dito sa Gising Kabataan Live!